Hi everyone! Welcome back again sa akin channel, Maricel Masimayor. Ang topic natin for today is about tutorial kung paano natin iwasan ang ating or paano natin ma-resolve ang ating mga videos without shaky result. So, yung mga may mga cellphones dyan na kahit mumurahin mga Android phone, kahit mumurahin lang siya guys, okay na po yan siya kasi may solution po tayo dyan para yung result ng mga videos nyo is hindi siya shaky. Okay, so wag na kayo bibili pa ng mga mamahaling mga gadgets or mga stabilizers kasi yung iba kasi para maiwasan yung mga shaky na mga videos. So yung iba bumibili sa online ng mga stabilizers na it's almost 3,500 pesos yung mga stabilizers. So guys, wag na kayong bibili nun guys kasi may solution na po tayo dyan. So later ituturo ko po sa inyo ang procedure or step by step kung paano tayo magkakaroon ng magandang result ng ating video. So, bali naka-stabilize na po ang ating video. Okay, so by the way, pagpasensyahan niyo na po guys kasi ang topic natin is tutorials. Baka magtataka po kayo na hindi na po lumina yung mga topic natin kasi naghahanap lang po kami ng tempo or timing guys kasi doon sa Lumina Homes wrong timing kasi guys, medyo busy yung mga homeowners. Yung iba din, hindi sila pumapayag, rejected. Normal lang po kasi yan siya guys, yung mga mali-reject kami. So I hope na maintindihan nyo rin kami guys. Okay, para po magkaroon tayo ng magandang resulta ng ating videos na hindi siya shaky. So ang kakailangan lang po natin is Android phone. Kahit mamahalin na Android phone guys, pwede po siya. Tapos need nyo siya i-download or i-upload sa apps, sa application store, ang Google Photos. Okay, so yun kasi ang kailangan natin, Google Photos, para makaproceed tayo sa stabilizing. Okay, so hindi na natin patatagalin pa guys. Umpisahan na natin ang ating tutorial. Hi guys, I'm back. So nandito tayo sa aking screen recorder. Guys, subaybayan nyo lang po. Sundan nyo lang ang aking quick tutorial. Ewan ko lang kung ma-quick natin guys ha, kasi tutorial po. So since tutorial siya, so medyo matatagalan siya. Pero I hope na maging mabilisan lang po ito. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-upload or nakapag-download sa application store ng Google Photos, so i-download niyo na siya. So since downloaded na po siya sa akin, so i-click ko lang siya guys. Ayan, so as you can see, sorry kasi baliktad siya. So andito yung photos. Yan yung logo ng Google Photos. Ayan, Google Photos. So i-click ko lang siya. Okay, so dito guys, pag-click nyo ang photos, so magdadirect kayo sa inyong gallery or sa inyong photos or videos. Okay, so hanapin natin ang ating videos. So ang isi-select ko na videos is, just wait for a moment guys, ito. Ayan. So as you can see guys, yung lumang videos ko is shaky. Ayan, so hindi pa yan siya naka-stabilize guys, ha. So ito yung videos ko na na-bash ako kasi, yung cameraman ko daw pasmado. Ipupuntahan natin ngayon ang bahay ni. Hindi ko pa kasi alam guys kung paano mag-stabilize ang videos. Ayan. Excited na akong may share po sa inyo guys para okay, so para makontrol natin ang shaky ng ating videos. So sundan niyo lang po ako. So kailangan natin siya i-stop. Tapos makikita niyo sa baba guys may edit. Ayan, so i-click niyo lang ang edit. So may lalabas dyan. Ayan siya. So may nakalagay na export. Din sa right ng export is may naka-stabilize na rectangle. So yan yung i-click nyo. So stabilize yan siya guys. Ayan. So stabilizing. So once na i-click nyo siya, yung naka-rectangle, so automatic na mag-stabilizing siya. So babalikan ko lang kayo para tapusin ko lang ang pag-run ng stabilizing. So, hintayin lang natin guys ha, kaunting pasensya lang po. So, malapit na po siyang matapos. So, after nyan guys, pag matapos din yung stabilizing, so may makikita kayo sa taas, sa right upper na save copy. So, yun yung pipindutin ninyo. So, wait lang natin kasi pag dito sa last, matagal kasi dito. Ayan siya. So, once natapos na yon, na full na ang stabilizing ng blue lines. So ito yung sinasabi ko sa inyo na may save copy sa taas. I-click niyo lang ang save copy.
Guys, by the way, kung mahaba yung videos nyo, matatagalan talaga. Pero yung mga seconds lang yung mga videos nyo, mabilis lang siya. Pero sa ngayon kasi is malapit lang siya na mag 1 minute. So medyo mabagal siya, guys. Mahina kasi yung internet connection ko ngayon. Ayan. So once nakasave na ang video, so punta kayo agad sa inyong gallery para i-check nyo ang inyong video. Ayan. So i-check natin kung may pagkakaiba ba sa original at saka sa luma. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ito yung luma, guys, ha. Yan. Very shaky kasi mumurahin lang po yung cellphone na gamit ko. Tapos, yung na-stabilize na natin kanina, check lang natin kung ito ba yun. Ayan. So, as you can see, yung kaibahan, guys, malaki talaga. Naka-stabilize na siya. So, no need na tayong bubili pa ng mga mamahaling mga stabilizers kasi may solution na po dyan. So, wala pang gasto. Ayan. So, Madam. Maganda talaga, guys, pag naka-stabilize kasi hindi sasakit. Excited hindi sasakit ang ulo ng mga watchers or ng mga manunood sa ating mga videos. Ayan. So, balikan natin yung luma, ha. Tingnan natin yung luma. Kung magkaiba talaga. Ayan. So, ito yung lumang video. Hindi pa naka-stabilize. Very shaky talaga. Ang sakit ng ulo natin kapag tayo ay magwa-watch ng videos na kagaya nito. Kaya binash ako ng mga nanonood ng aking mga videos. Ayan. So ngayon, hindi niyo na ako ibabash kasi alam ko na kung paano mag-stabilize ng video na walang gastos. Ayan siya. Okay, so guys, I hope na matutulong po ito sa inyo. Malaking tulong po talaga ito sa inyo, lalo na wala kayong budget na magbili ng mga stabilizer. So, yun yung stabilizing, guys, na no need ka na bibili ng mga mamahaling gadgets. So, sundan nyo lang yung mga steps na ginawa ko kanina. Napakadali lang po at very quick and easy lang talaga. Okay, so, next, I hope na panoorin nyo ang aking next vlog about sa paano tanggalin ang watermark ng thumbnail, ng mga video editor. Kasi, for example, yung mga power director, mga thumbnail, may nakalagay kasi once na mag-upload ka na, may nakalagay talaga na pangalan ng kanilang, ano guys, so may power director sa gilid, sa baba, hindi siya matatanggal. So, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang watermark nila na walang bayad. It's free, guys. Okay, so, guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so shoutout nga pala sa aking sister, Tonyo Antonia sa Japan, at yung brothers ko na may channel din na More on Cooking. Brad, ang channel ng aking brother is Kabrad Cooking. More on cooking tutorials po siya. Okay, so thank you. Bye. Thank you for watching. Like a-